birthday, kakayanin ko pa rin. More than 2 years na kasi si Daddy nag-MX3. Ang MX3 ay low sodium, cholesterol-free, and fat-free. MX3 Plus with L-carnitine and coQ10. Dito ako hiyang kasabay ng healthy diet and my daily workout. Mag-MX3 araw-araw. Tunay, natural, at kulinal. Tulad namin. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. On 24 minutes after 3 tamang oras, Metro at Mega Manila. Ako pa rin po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay, mahal ko. Sasamahan kita hanggang mamayang alas 4 po ng hapon. That gives me 30 more minutes, mahal ko, before I end the program. Alam ko naman hindi mo gusto yon. Kaya huwag ka magalala, magdadaldalan muna tayo ha, bago ang lahat. Pero ito, babati muna ako. Actually, kahapon pa tong babati na to. Ngayon ko lang nakita. Late ko na nakita, mahal ko. Kaya pagpasensya na. Lindsay, babati naman po. Lagi po kami nakikinig sa lihim ng liham. Sa Instagram to, mahal ko ha. Sabi ni Mary Rose. Hello po kay Mary Rose, Rodel, Jeric, Lintio, Jeric, Sulweto. At si Rowena, Josephine Kurt, Glory V, Laura. Hindi ko na maintindihan. Ramon de la Rosa, hello po. Solid po kami sa Energy FM. Pabati po kami, sabi ni Salvador Mary Rose. Magandang hapon! Diba? Hello po sa inyong lahat dyan. Ganun din si Aljo Sherwin Yamson Ramos, si Doris Gabs, nakikinig po sa atin, at saka si Marinelli Dacusin. Hello ate, kamusta ka dyan? Uy, si Klang nagbigay sa akin ng siomay. Salamat!
Oo, oh, bet na bet ko yan. May kakainin na ako. Hindi na ako gagastos. Ako pala mukha ko talaga, you know? Alam mo, pag pumupunta kayo dito sa station, hindi nyo naman po talaga kailangan na magdala ng kung anek-anek. Mahal ko, yung suporta po ninyo, eh, talagang more than enough na po yan para sa amin. Oo. Kaya, tsaka sa hirap po ng buhay ngayon, gary na po, no, makita lang namin kayo, masaya na kami. Gary lang yan, no? Hindi nyo na po kailangan magdala ng kung ano. Pero kung nakakaluwag-luwag naman po kayo, pwede rin naman po siguro, opo. Hoy, mahal ko, ito na nga. Pag-usapan na po natin, mahal ko, yung pong kwento po ni Erica ngayon. Erica tsaka ni Jason, no? Nahuli kasi ni Erica na si Jason po ay may iba. Paano? Sinundan niya po yung biyahe ni Jason hanggang Lemery, Batangas. Anla, eh, Batanggenyo pala, eh. Baka nga sa amin, hindi ka pa bumaba sa Tanawan, eh. Diba? Ito, sabi dito, mahal ko, bitin, Ate Erica, ano ginawa niya ni Jason after mo sabihin yung nahuli mo siya sa Batangas? Pero isa lang ang masasabi, ko, ang kapal ng muka nitong si Jason. Nakakaloka siya. Di ko din alam ba't may mga ganyang klase ng lalaki. Be strong, ate. Nasayang ang ilang taon mo sa kanya pero wala siyang kwenta. Si Malloys of Pasig. Wow. Sabi naman dito, grabe naman si kuya. Nakakasira ng imahe naming mga lalaki. May paiyak-iyak pa siya. Sinayang mo lang yung 10 taon na pagsasama ninyo. Binabati ko pa pala yung pinsan ko na laging nakatutok. Diyan po sa lihim ng liham, Energy FM. Pa-request naman po ng song na You Are the Reason by Callum Scott. Thank you. More power sa programa nyo, Lindsay. Thank you so much. Alam mo, mahirap din, no, hulaan at saka pag-isipan, mahal ko, kung bakit nga po ba may mga lalaki na sobra din po kung manloko or bakit nga po ba nakakagawa ng mga pagkakasala yung mga lalaki. Alam mo, matatanggap mo pa kung isang pagkakasala, di ba? Hello po nga pala sa mga nakikinig sa atin at nanonood sa Facebook Live, facebook.com/energyfm106.7, mahal ko. Pero alam mo, aminin mo naman paminsan-minsan, marirealize mo kung gaano kaimportante sa'yo ang isang tao kapag nasaktan mo siya. Wow! Kapag narinig mo yung mga bagay na hindi mo akalaing maririnig mo mula doon sa taong mahal mo. Kapag na-bruise na mahal ko yung puso mo, tapos tinataboy mo na siya, or tinataboy ka na niya, mahal ko, doon mo marirealize, ayoko palang mawala tong taong to. Bakit ba sinaktan ko pa siya? Bakit ba sinugatan ko pa yung puso niya, mahal ko? But before you realize, mahal ko, na importante siya sa'yo, eh nasugatan mo na nga siya, nasaktan mo na siya. So paano pa yon? Saan lang, no, ganun ka katindi yung pagmamahal niya sa'yo para patawarin ka niya. Kaso nga lang, may mga tao po talaga na kapag nasaktan na, goodbye na, no? Wala nang second chance. Kasi, ganito ko eh, you had me at my best eh, pero niloko mo ako. Wow, lakas mo ka ba siya? Diba? Hindi nga totoo. Kasi may mga taong nag-i-improve ng sarili nila para mas mahalin ng taong mahal nila. Diba? Para mas magustuhan ng mga lalaki. Kami mga babae, nag-i-effort kami para sa inyo. Nagpapaganda kami. Nagpapapayat kami. Ang hirap-hirap mag-diet. Tapos, diba? Kung ano-ano nang nilalagay namin sa mukha namin para lang mas maging maganda kami sa mga paningin ninyo. Tapos lolokohin nyo lang kami. Hindi nyo alam kung gaano kahirap paglagay ng eyeliner sa talukap. Diba? Ang hirap-hirap niyan. Ang hirap niyan i-straighten ang eyeliner niya. Tapos lolokohin nyo lang kami. Oo, diba? Pero hindi. Sa katotohanan ng buhay, ang lalaki, manloloko yan. Kung makakakita ng chance, kung may magpapabiktima, mahal ko. Manloloko yan kung talagang manloloko siya, mahal ko. Kahit nasaan pa yung lalaking yan, kahit ano pa ang katauhan niya, kung nasa dugo niyo na yung pagiging manloloko, kahit pagaano ka kaganda, kaedukada, kasexy, mahal ko, katino, kung manloloko yan, lolokohin ka niya. Kaya girl, sige lang, maging maganda ka lang. Maging maganda lang tayo, mahal ko, no? Maging mabait, no? Be at our best. Kasi pagdating ng panahon, pag na-meet mo na yung tamang tao para sa'yo, at least, di ba? Ang ganda-ganda mo for him, di ba? Tapos, nandun ka sa best condition mo pag na-meet mo na siya, mahal ko. Mahalin natin yung sarili natin. Sa mga single po ngayon, mahalin natin yung mga sarili natin habang wala pang nagmamahal sa atin. Habang wala pang lalaki na nagpaparamdam po sa atin na ang halaga natin, di ba? Ang importante mo. Para kapag nakita na natin siya, yung tamang tao na para sa atin, para ka ng isang napaka-precious na regalo, mahal ko. Diba? Kasi sabi nga nila, mahal ko, ang pag-ibig o ang tao na mali para sa'yo, parang package yan, mahal ko, na napapunta o naipadala sa maling tao. Naturalesa, mahal ko, hindi nila alam kung anong gagawin dyan sa'yo, yung sa maling package. Kasi hindi naman yung package na yan ang in-order nila. Wow! Diba? Hindi nila
nila alam ang gagawin nila sa'yo kasi in the first place, hindi sila para sa'yo. Wrong package for you, di ba? Kaya hindi nila alam kung anong gagawin kasi nga wrong package. Paulit-ulit ba ako? Ganon. So, kung nasa maling tao ka sa mga oras na ito, okay lang. Oh. Ayusin mo yung sarili mo. Bumangon ka ulit, di ba? Okay lang naman masaktan eh. Parte yan ng proseso ng buhay. Saan ka nakakita ng buhay na puro sarap lang at saka puro saya lang? Wow. Wala namang ganun, no? Meron naman tayong down times. Meron tayong sad times. Sad life, no? Sad, no? Nakikita niyo ba yung mga ganyang messages? Yung S-A-D-N-U, sad, no? Nakakaloka. Diba? So may mga ganyang pagkakataon, mahal ko, maging masaya lang tayo. At kung may mga tao po na nagagawang lokohin tayo, lawakan natin yung option ng mga taong nanloloko na yan. Alisin natin yung sarili natin sa equation. Umalis tayo sa buhay nila. Para naman mas maging malawak pa yung mga pagpipilian nila, di ba? Umalis na tayo doon. Yaan mo nang pumili siya sa ibang mga babae. Tanggalin mo na yung sarili mo sa equation. Wow! Okay, tapos ikaw, yun, better yourself. Improve yourself, mahal ko. Para sa tamang tao. Or para na rin sa sarili mo, no? Hindi lang para sa ibang tao, para sa sarili mo, mahal ko. Aww. Naloko na kasi, di ba? Itong si Ate Erica, natapos na yan eh. Niloko na siya ni Jason. Ang importante ngayon, yung future, moving forward dapat palagi. Dapat this time, mas maging matalino ka, mas maging matiba yung loob mo, di ba? Sino ba naman dito ang hindi pa naloloko? Taas ang kamay, di ba? Hindi pa naloloko kasi hindi pa nagkaka-love-life. Oh, ganun yun. Ikaw talaga. Pero lahat naman ng tao, in some ways, mahal ko naloko na yan. Kaya iba-iba lang talaga ng paraan para, alam mo yon, iba-iba lang ng paraan ng panloloko, pero naloko na tayo. Carry na yan, mahal ko. Hello kay Candy Pop, kay Noyets Kalipayan, kasama ang pagmamahal yung masaktan, LA. Oo, sabi ni Janisa Ibalio, sakit pero ganun talaga. Sabi naman ni Rosario Lopez, galing talaga ni Lindsay. Hindi naman po. Nag-feeling lang ako. Oo, sabi ni, sino pa to? Roy Bianes. Hello, mahal kong Lindsay. Pabati naman po kami dito sa Asamara SunTrust Building, JP Marcen Painter. Magandang hapon po sa inyong lahat. O, diba? Ganon. Mahal ko, maraming salamat. That is it for me. Wow. Thank you so much for tuning in. Kanina pang alauna po ng hapon dito po sa Lihim ng Liham. Again, kung meron kang story na gusto mong i-share dito po sa programa natin, please let me know. I-send mo na yan sa lihimnangliham1067@yahoo.com. Again, mahal ko, lihimnangliham1067@yahoo.com. Okay, mahal ko. Siyempre na mayan, susunod na po si Jimbo and si Sheena. Kaya naman, tutukan mo pa rin kami. Dito lang yan. So number 106.7 Energy FM. Bangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy! Naku, gustong-gusto mo itong susunod na kanta. Imposible hindi mo magustuhan to kasi talagang ano eh. Nagustuhan ko rin itong kantang to eh. Tago sa puso to, mahal ko. Ready ka na ba para dito? Ito yung kanta na kahit paulit-ulit mong pakinggan, mahal ko, hindi nakakasawa, hindi nakakairita sa tenga, no? Oh, ito na yun, mahal ko. I'm sure alam mo to. Magnus Haven with the song Imahe, mahal ko. Wow! Pinagtagpo, pero hindi tinadhana. Aww. Ay! Merong tamang tao na para sa'yo. Kinukulayan ang isipan, pabalik sa nagpapalit.